Matapos buksan muli ang Korea para sa overseas Filipino worker noong 2022, lumipad na agad si Marla para magtrabaho sa isang manufacturing company sa Gyeonggi-do area. Ipinangutang niya ang kanyang pamasahe at iba pang gastusin mula sa isang nakilalang Pinay na negosyante sa Korea. Sa kanilang kasunduan, babayaran ito kapag nakapagsimula na siya sa trabaho. Nang nasa Korea na, naisip ni Marla na mangutang sa bangko para sa kanyang mga pangangailangan. Dito na muli, nag-alok umano ng tulong ang negosyanteng Pinay. Yung hiningi nilang po is yung ARC po, passport, company contract, bank account, password po ng bangko namin, tsaka picture po na nakahawak po sa ARC. Yan lang daw po yung ibigay namin, siya na daw po bahala mag-process. 33 million won o 1.3 million pesos ang ipinautang umano ng lending company. Pero 7 million won lang ang napunta kay Marla. Napunta naman ang 26 million won sa negosyanteng Pinay na nangakong aakuin ang pagbabayad ng monthly payment ito. Pero di nagtagal, namroblema si Marla sa pagbabayad ng utang. Delayed na ang bayad. Nahirapan kami na automatic deduction sa sweldo namin at mayroon na rin court order to pay po. Wala na kaming maipadala talaga sa pamilya namin at ang mga lending company po pinupuntahan na po ako dito sa kumpanya. Sobrang hiya na po talaga ako sa amo ko kasi siya po yung nagkikipagkausap sa kanila. Tapos po tawag pa po ng tawag dito sa company ko po. Walang wala na po talaga kami kahit pagkain po dito. Buti na lang po, pinapadalan po kami ng OWA ayudang pagkain po. Grabe po, sinagad po talaga ang 3 years naming contract sa loan po. Hey, diba? Bukod kay Marla, may ilan pa ang OFW na biktima ng negosyanteng Pinay sa parehong modus. Sinabi niya kung diniktate niya kung anong mga pipindutin ko, every cent ko, 5 million won. Hanggang sa umabot sa 5 million won, hanggang sa 28 million won ang naisin ko po. Galing po sa korte po na baka ma-hold na po yung mga asset ko po dito, yung katulad po nun sa salary ko, po hindi po nabayaran to at maasikaso within 14 days. Kaya nandito po kami sa OWA para magpatulong po. Tinatayang higit 150 na ang nabiktima ayon sa Assistance to Nationals. Dumulog sila sa Office of Assistance to Nationals sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul para humingi ng tulong. Sinamahan sila ng mga kinatawan ng embahada para maghain ng reklamo sa police station at petisyon sa korte para ipaliwanag sa lending companies na nabiktima sila ng modus ng negosyanteng babae. Naglabas na rin ang mga otoridad ng hall departure order laban sa inireklamong negosyante. Hininga ng TFC News ng pahayag ang inireklamong negosyante pero wala pa siyang tugon. Muling nagpaalala ang embahada sa mga Pinoy, huwag ipahiram ang kanilang mga account at personal information sa iba para hindi mabiktima ng anumang scam. Para sa TFC News, Jenny Kim, ABS-7 News, South Korea.